Hello. Kumusta sa lahat? Ako ngayon ay magsasalita kasi punong-puno na ako sa kaplastikan ng mga tao na yan. Punong-puno na ako, ha? Magsasalita ako kasi kahit hindi minention yung pangalan ko, sa isang tao nito nga kafiling-filingan siya na ang pinakamagaling, pinakamatalino sa buong mundo, ha? Yung Dingvax sa isyo na nagsabi na siya lang daw ang nakipaglaban sa mga malalaking kampanya. Siya lang daw, siya daw. In other words, siya ang hero. Kami, mga ordinary vloggers, mga minor vloggers, wala lang kami. Kahit si Madam Mahalika nagsalita, yung ibang vloggers nagsalita, even Miss Rio nagsalita, ako nagsalita. Wala lang daw, ano lang daw, siya lang daw ang nakipaglaban na parang siya ang naging hero. TP, I have to call you out. This is too much already. On the first place, the way you analyze the evidence-based clinical study is wrong. May bahid na sensationalism, may bahid na emotional touch. Hindi ganun. Sino ba sa atin ang may kakayahan na mag-analyze ng clinical trial? Di ba ang may pinag-aralan? Ang nag-PhD? Ang nag-doctorate sa Amerika? Ikaw, wala kang no offense, wala kang diploma. Huwag magpagpagaling-galingan kasi hindi mo alam na marami kang taong sinasagisaan. At ganito pa, sasabihin ko na talaga kasi punong-puno na ako sa inyong mga kabulastugan. Punong-puno na sa si paninira, kasiraan, ganito, ganyan. Akala ko ba ang pinaglaban natin si Duterte, hindi ang sarili? Ha? Alam ko lahat ang ano nasa budhi mo kasi sinabi mo sa akin. Di ba remember, you came here in the States early 2017. Oh. Ako nagkuha sa iyo sa airport. Okay? Inantay kita sa airport. Hindi sa pagano, ha? I just wanna correct the wrongs na para bang magsalita, parang ang linis-linis. Ha? Huwag ganun. Kasi none of us malinis lahat. Puro tayo lahat, may mga flaws, mga tao, puro lahat. Pero, sir, pinagkagalakan mo nga, kagaling-galingan. Kaya dyan ako nano sa Dingvax na yan. Kasi parang you disenfranchise the other people, the other bloggers, na nagsalita about that. Sabihin ko na talaga, ano yung sinasabi mo sa akin? Ha? Di ba sinabi mo sa akin na, paglapag pa lang sa aeroplano, nagantay ako sa airport, inantay kita, Tagal ka na palang lumabas, nag-UC ka doon. Wala lang, kasi nga bisita. Mercedes pa, ang kotse ko. Dinive ka ng Mercedes. Pagpasok pa lang sa kotse, ang naano ko na, politika ka agad. Dapat ha, 2022, kayitano tayo. Na-turn off ako, kasi on the first place, hindi naman lang ako tinanong kung kayitano ka ba. Kasi pro Marcos ako. Diba? So wala lang yun sa akin. At dyan ako nag-usap kami about ni Gina Lopez. Ang sinabing ganun, si Gina Lopez daw, wala kasi daw ang personal interest. Dapat magkaroon ka raw ng personal interest. Ako, pati ako sinabihan, dapat Kelly, magkaroon ka ng vested interest. Magkaroon ka ng personal interest. Kasi lahat may personal interest. Count me out of that shit. Kasi nabuhay ako sa pagtrabaho ko as a therapist in America, wala akong personal interest na gamitin si Duterte, gamitin ang pangalan ni Duterte para mabango ako sa mga tao. Hindi ako ganun. Tapos turuan ka, magkaroon ka ng personal interest at vested interest. At ito pa, sinabihan pa ako na pagdating ng 2019, atin lang to, ha, magtakbo ako, magtakbo, tatlo sila magtakbo sa eleksyon. Yun ang personal interest niya, magtakbo sa eleksyon. Tulungan mo ako dito sa Bay Area. Ako naman, oh sige, ganun-ganun. Kasi akala ko talaga por Duterte, paano? Pero ngayon nakikita ko, pipirahan kayong mga tao? Ha? Hindi yan maganda. Magsisiraan, sirain ang co-DDS mo, sirain ang kabila. Bakit ba? For what? I thought we are for Duterte, tapos magsisiraan tayo? Huwag ganun. Kaya, in retrospect, naalala ko ang mga pinagsasabi mo na dapat magkaroon ng vested interest, mayroon ka ng personal interest, kasi lahat mayroon. Count me out of that equation. Kasi, in all honesty, tumulong ako kay Duterte
kasi nakikita ko paano ang yelo gumalaw. We need a leader na matino at si Duterte yun. Pero kung sabihin mo lang na magkaroon ka ng personal interest, magkaroon ka ng vested interest, kasi lahat meron, eh, you are no difference from the yellow and from the trapo. At ngayon, pipirahan pa ang mga tao. Naalala mo dito, nag-iyak-iyak ka dito, kasi may taning na yung buhay mo, na mag-iyak-iyak ka, magtaning na. Ang mga tao naman, nagbigay. Binigyan ka namin ng pera dito, binigyan ka kita ng $100 kahit nahirapan ako naghanap ng ATM. Nung ano, ako ang driver mo dito. Huwag kang ganun, huwag kang bastos, just because binapaano ka niya sa mga politiko mo, mga tao na, mga pro-Marcos, kalabanin mo na, huwag kang ganun. Kasi ako mismo, magsalita. Kasi doon talaga nakikita ko at alam ko ano ang budhi mo. Huwag kang ganun. Akala ko pa naman, on the first place, we are all for Duterte lahat. Pero ngayon, you are putting your ego ahead of everyone. Yung visit interest mo na, halatang halata na, mali yan. Akala ko for Duterte tayo, magkasabahan tayo, di ba? So naalala ko lahat mga pinagsasabi mo sa akin, isalita ko na talaga, di ba? Hindi ako nagbigay. O hindi ka nagbigay, Idol Brian, yan, tama. Kasi dinala ko pa sa SFLM Radio, di ba? Ako nagbigay ako, yung iba marami nagbigay. Just because perceive na pro-Marcos ang isang tao, ay aawayin nyo na, I won't allow that. Kasi nakikita ko sa mga sinasabi mo lahat at I realize lahat ng sinasabi mo, ay hala, may katotohanan. Bakit ganun? Ha? I thought we are for Duterte. Pero ngayon, ang pinutiktahan mo ang sarili mo, hindi si Duterte. You are using Duterte at the expense of your self-gratification kasi tatakbo ka sa halalan. At sinabi mo sa akin, magpatulong ka agad dito sa Bay Area eh. Diba? Sinabi mo, wag mong sabihin na gawa ko to. What will I gain out of this? Nothing. Ang sa akin lang is, yung mga vested interest ninyo ay nakakaumay na. Ha? Nakakaumay na. Hindi ako, I am not joining the fray, but I wanna correct the wrong. Biruin mo, sinabihan mo ako, ikaw dapat din magkaroon ka ng vested interest. Biruin mo, turuan pa na magkaroon. Bakit? Wala pa akong hanap buhay katulad ninyo? Ha? Na pinipirahan ang mga tao? At the expense of the other people, hindi nyo yan na-realize, ha? What difference are you from the yellows? Ha? Hindi pa ka pa nga sa posisyon, wala ka pang hawak na budget, marunong ka nang maglinlang sa mga tao na ganito, ganyan, paawa, ipik. How much more kung meron ka ng mga nasa posisyon ka na at may budget na? Huwag kayong ganon. Ha? Sobra-sobra na yung ginagawa ninyo. Kaya ako nagagalit na ako at magsalita na talaga ako. Akala ko, we are all for Duterte. Pero talaga, you stand on what you really want and what you told me. Vested interest. Ha? I won't allow that. Just for the heck na siraan ang mga ibang ka-DDS. Man. Hindi ako nakikating kay Atty. Bros. Hindi din kami close ni Atty. Bros. Kaibigan kami, but we are not close. Pati ikaw, Tipi, kaibigan tayo, but I am not close with you. Ganun lang yan. Pero ang sa akin lang is, wag nating gamitin yung ka-feeling-feelingan na porkit na grabe na yung mga followers ninyo, parang kulto na, parang Diyos na. Di galing sa Dingvaksya, insulto sa sarili ko. Ang grado ko sa clinical research study is A. A is 95 in America. Tapos sabihin pa na bobo ako, ano daw ako, yung critically appraised ko sa ano. Sinong may kakayahang mag-critically appraised? Ang nag-aaral ng doctorate sa Amerika o ang walang diploma? See? Hindi tayo mag-ganun. Hindi man ako bastos, hindi man ako ano, but ano ka na. I am pushed to the limit that I have to speak. Huwag kayong bastos. Kasi ang mga tao na tunay na nagsebisyo for Duterte, china-challenge ninyo. Bakit kayo lang ba ang may kakayahan? You assume that you have the superior intellect. Nandun na. Magaling ka na. Bakit? Sino bang mga politikong hindi magaling na naging kurakot? Ha? You are no difference from the others. Kung kagalingan man lang, puso. Hindi luso, puso. Ha? Puso ng tao, sincerity of the person. Ha? Huwag ganun. Huwag magpabastos-bastosay. Ha? Kaya ako nagagalit ako kasi binuang na kaayo ng inyong gibuhat. Ha? At the expense of Duterte. We are DDS. Nagsisiraan. Oh, kung sasabihin ko ang totoo, sinabi ko ng totoo, vested interest kasi tatakbo sa halalan. Magtakbo daw, party list daw, kasi ginamit pa si Duterte kasi for federalism para mag-vote sa constituent assembly. Dapat daw may vote for federalism na tatlo, another ano, magtakbo ng eleksyon.
don't tell me that I'm making this because you told it to me upfront. Ha, ako ang driver mo dito, ako ang nag-ano mo dito. Tapos sabihin pa na ganito pa, iyak-iyak pa. Huwag kang ganun, tipi. Kasi tinuturi kitang tunay na kaibigan, tapos ganyan-ganyanin mo lang ang ibang matao. Ganyan ka magsalita na about na dingvak siya, na parang ikaw lang ang may monopoly of knowledge, information. Mali nga ang pag-analyze mo sa journal. Sino ba sa atin ang may kakayahan mag-analyze sa journal? Ang nag-aral ng doctorate sa Amerika o ang walang diploma? Huwag kayong ganun, tapos you sensationalize the issue. Ha? It should not be the case. It should not be the case. The truth of the matter is, regarding the research, paulit-ulit na, my findings is the same with the DOH. My findings is the same with the Philippine Pediatric Society, with Dr. Liachon, with Dr. Doke. Pero we did not sensationalize the issue. There is a caveat, right? We should be vigilant, yet we should be calm. Alam nga naman, you wanna create hysteria, you wanna create pandemonium. That should not be the right way. My God, wala kasing pinag-aralan. Oh, hindi ako na nakalilit ng tao, pero bastusan ang ginagawa nyo, insulto sa mga tao na nag-aaral sa Amerika. Huwag kayong ganun, kasi ako nagagalit na ako. Yes, ang mga... Oh, yun nga, traidor sa bayan. Tingnan mo si Dilima, magaling. Superior, ano siya, Magna Cum Laude, College of Law sa San Beda. Oh. Tingnan mo, makapagtiwalaan ba? Hindi, kasi ginagamit sa maling paraan. Hindi ka pa sa posisyon, wala ka pa, pinamimira ka na ng mga tao, at the expense of the people, paiyak-iyak pa, may taning ang buhay. Magtaning ang buhay, sipon at ubo lang. Tapos magbigay-bigay ka agad ng mga donasyon ng mga tao. Huwag ganun, bastusan na yan. See, tingnan mo yung mga followers at mga kulto. Ako wala akong inaano. Mga nainggit lang kayo. Ako hindi ako nainggit. Bakit ako mainggit? Is there a way na mainggit ako? For what? For what reason ako mainggit? Sa akin lang is, we have to correct the wrong. We have to correct the wrong. Kasi kung gagawin na ganun, hindi, mali yun na gamitin mo ang mga tao, mamimira ka at your own ano. Wala ka namang proyektong ginagawa na ano. Huwag ganun. At sa akin lang, yung sinabihan ako, dapat Kelly magkaroon ka ng vested interest. Dapat Kelly, may personal interest lahat, magkaroon ka ng personal interest. Count me out of the equation because I have none. See? I realize, in retrospect, hala, totoo ang mga sinasabi niya. Vested interest. Tapos, magtakbo yan sa halalan. Magtakbo yan, 2019. There's no wrong about it. Go ahead, run, if you thought that you are qualified. Para sa akin lang, wag mong sagasaan ang mga tao along the way. Kahit maliliit na vlogger, wag mong sagasaan. Naano ako, na-offend ako sa dingvak siya. Nasabi niya na siya lang daw ang may... Parang he has all the monopoly of knowledge and everything on the dinvaksya issue na ang iba wala ng karapatan. Excuse me, who has the right mindset to critically appraise the clinical trial? Somebody studying a doctorate or yung walang diploma? Huwag ganun. Huwag tayong magpa-plastik-plastikan at huwag tayong magpa-feeling-feelingan. Ha? Bakit ako maingit? Ako maingit? Sa hitsura ko to maingit? Sa naabot ko sa buhay maingit ako? Nasa Amerika ako? Is there anything to be envied for? Fame? I am not a fame whore. In the first place, will it give money at the table? Food at my table? No. Kami pa nga ang nagbigay ng pera sa kanya. Huwag kayong bastos. Sobra-sobra na yan. Sobra-sobra na yan. Huwag niyong ganunin ang mga tao. Napupuno na ako. Wala akong kinakatigan. Hala, patay kayo ni Atty. Bruce. Bigyan ko kayo ng MMM. Pero sa akin lang is enough if enough of the bangayan at siraan. Kasi, akala ko, we are all for one, for Duterte. Yun pala hindi. Sarili ang binubuhat na bangko. At the expense of other small bloggers. Huwag ganun. Huwag ganun. Kasi, nung tinanggap kita dito, tinanggap tayo ng mga ano namin dito, with all honesty, with all goodness of our heart, with our graciousness, tinanggap ka namin. Kasi akala namin, we are all for Duterte. Ngayon, the line has been clear. Na, siraan pala, siraan, siraan. My God! Sarili na ang binubuhat, hindi na si Duterte. That's why I said, I cannot let this pass. I cannot let this pass. Dapat magsalita ako. Kasi hindi na si Duterte ang ano, at the expense na of si Duterte. Huwag ganun. Diba? Huwag ganun. Hindi tayo ganyan. I mean, you know, we respect each other. Pero to the point na maganon-ganon pa, sabi ko, ako ang pinaringgan yan. Ha? Magsalita talaga ako. Bakit kayo bastos? Ha?
Bakit ba? Just you have a million of follower, does it give you the privilege na maging bastos kayo at anuhan nyo na lang yung mga maliliit na vlogger? Huwag kayong ganyan. Bakit ba? Feeling nyo God kayo at ano kayo? In the first place ha, pinipirahan nyo ang mga tao. Masama yan. Kahit sabihin nyo pa na, they heartily gave us. But people doesn't realize at all na ano na pala, pinipirahan na pala. Hala, ano yan? It's akin to a scam. It's akin to corruption. See, that is a breeding ground of corruption. Kasi pag nasa position ka na, may budget ka na, how much more? Pera yan, di ba? So, wag niyong sabihin, pag sabihin mo sila lahat, wag, hindi ako one-sided. Kaya nga sinasabi ko na ang kabila din, emotional masyado. Oh, yun talaga, dapat we have to be fair. Kaya nga sabi ko, kung ganito man lang, undango na tani. Kaya in the first place, di man si Duterte ang pinaglaban ninyo. Sarili niyo man lang pinaglaban ninyo. Ano ba talaga ang pinaglaban ninyo? Gusto niyo si Duterte man? Ay, o ang politiko na nagpapakain sa inyo? Ha? Kasi the moment na pag ano pa lang sa kotse, ano na kaagad na sa 2022 ha, kahit ano ha, sabi ko ha, marami pang problema si Duterte, layo-layo pa ng 2022, yun na pala ang ano yun. Kasi tao pala doon sa ano, at I felt offended, kasi ako pro Marcos ako, hindi man lang tinanong, Kelly, sino ba ang ano mo, hindi man lang sabi ko, my God, it's too early to talk about 2022, Duterte has a lot of problem to work on. See? Sabi ko, along the way, hanggang ngayon sabi ko, wala. Nagkatotoo lahat ang sinasabi niya. Sabi ko, planado ito. I have to speak. Kasi kung hindi ako magsalita, abay, ang mga tao ay mapaniwala talaga. Sabi ko, bastos talaga yan. Hindi yan magandang ganun. You need to have, ano, parang discernment ba? Na akala mo, ang galing-galing mo na, ano ka na, you are there at the pedestal, na you have the privilege na tamak-tamakan ang mga tao. Maling-mali yan, hindi yan ganun. God won't give you the desires of your heart kung gamitin mo lang ang mga tao para sa pansariling kapakanan. Akala ko we are for Duterte. At anong nangyari ngayon, ha? Hindi, sarili ninyo ang binubuhat ninyo. Happy ba kayo, ha? Sarili ninyo ang binubuhat ninyo. Duterte is at the backstage at the expense of the president. Ha? Magsalita na ako kasi 2019, magtakbo yan sa halalan. Malalo yan. Then so be it. Manalo yan. Mas mabuti din na manalo siya kumpara sa mga yelo. Right? Pero, kung ang ugali mo ay namimira ka na sa mga tao at the expense of the people, paiyak-iyak pa na may taning na ang buhay, ganito, ganyan. Anong may taning na buhay na ano man lang yun? Cough and cold man lang yun. Tapos tagal pa ka magising pagpunta ko, pick upin ko. Tagal pa na ano kasi nag-hangover, kasi nag-inuman. Huwag tayo mag-plastikan. Naknang tinapay ha. Bastusa na yan ha. I was never become a driver here in America. Ha? Tapos, ganun-ganun ni pa. Huwag kayong ganun. Huwag kayong ganun. Kaya sabihan ko, I have concern din ako sa inyo kasi kaibigan kita, tinuturing kitang tunay na kaibigan. Kaya ako magsalita ako. Pero, i-disenfranchise ka man lang kasi he thought he has the monopoly of knowledge, information, sa Dinbaksha or so. Excuse me, the way you analyze the article is wrong. I tell you, it's totally wrong. That was not within the bounds of research and methodology. Even the variables, even your analysis, it wala. Amerika ako nag-aaral, research and methodology, nagdo-doctorate ako. So wag niyong sabihin na mali ang analysis ko at tama ang analysis mo kasi who has the credentials on the first place? Di ba yung nag-aaral ng doctorate at yung walang pinag-aralan ay wala? Riding on sensationalism, riding on emotion. That is wrong. You are creating hysteria. You are creating pandemonium to the people. You create something na ma-worried, ma-anxious ang mga tao. Hindi ganun. The study does. We have to be vigilant, but we have to be calm. Ganun yan eh. Dapat, Mr. Franz Rufino, parang siya lang ang magaling. Hindi ganun. You should not disenfranchise other people because they have also their own opinion. At sabihin na ikaw ang pinakamagaling na sabihin pa, ito lahat, alam ito ni Madam Maharlika. Kasi sinabi ko ito kay Madam Maharlika, Madam, alam mo ito ang sinabi niya. Na-shock siya. Pero sabi niya, Kelly, wag mo muna ano. Kasi for Duterte yan din. Ano sabi ko, yun nga ano, kaalyado yan natin, ganun. Hindi dapat ano. Pero ngayon, nakikita ko na lahat ng mga tao, hala, binubuljak, binumbino, ano. Aba, I have to speak.
I have to speak and I have to tell the people what is wrong with you and what is your vested interest, your personal interest to run for public office para iangat ang sarili mo. At merong nagpaluyo sa iyo na politiko. Ako meron ba? Wala. Even if I am pro-Marcos, wala. Ni isang kusing na duling. Wala akong natanggap at hindi ako binigyan. And I don't need that because, modesty aside, I earn well sa trabaho ko sa Amerika. Ha? Huwag tayong maging bastos. Huwag tayong gamitin ang naivety ng mga tao. Gamitin ang loyalty ng mga tao just to earn a living. That is akin to a scam. That is akin to corruption. Hindi nyo yan na-realize? Ha? Hindi nyo yan na-realize? Ha? So, wala. Wala. I mean, tapos sabihin pa na bakit hindi ko sinisiraan. I am stating facts. What should I gain from creating all of this? Ha? Fame? Makabigay ba yan ng 1 kilong bigas sa hapagkainan ko? Hindi. Katotohanan. Kasi punong-puno na ako, rinding-rindi na ako sa mga away-awayan ninyo na wala namang hinungdan. Punong-puno na. Sobra na kayo. Sobra na. Feeling-feelingan kayo. You have the monopoly of skills, talents, and intellect. Kayo na ang pinakamagaling. Ganon-ganon. Huwag kayong ganon. Hoy, John Faith, sabihan kita, naglabas ako, inaral ko yan, isang buong araw, systematic review of randomized clinical trials on the Dingding Vaxia case. 18 article journal ang inaral ko niyan. Ha? Huwag kang magsabi-sabi ng anon na may diploma. Totoo naman eh. Huwag tayong bastos. Yeah. Huwag tayong bastos. Akalain pa na ikaw ang pinakamagaling. Bakit? You have the monopoly of skills, of talent, of everything lahat. Even the most scholarly person in the world doesn't have that kind of demeanor. Huwag tayong maging bastos-bastos. Sobra na masyado. Sobra na ang pangloloko. Mag-iyak-iyak pa na ganito, ganyan. Mamatay na ako the following day. Ano mamatay? Sinabi ko, ubot sipon lang yan. Bakit hindi ka maubot sipon? Eh kasi nag-inuman ka, buong magdamag. Ako pang nag-pick up the following day. Pinakain ko pa nga yan doon kasi wala pang lunch. Huwag tayong maging bastos-bastos kasi kung akala ninyo na walang taong magsasalita talaga ako. At ikaw naman, Attorney Bros, huwag masyadong maging emosyonal. Huwag kang mag-react kaagad. Gamitin mo ang pagkabugado mo, Attorney Bros. Gamitin mo pagkabugado mo. Kasi if I am the lawyer, talaga lang. Nako, talaga lang talaga. Next year, I will be studying law at UCLA. Dito, one of the best law school in America. Nag-doctorate pa, nag-law pa. Para di tayo daug-daugon sa mga wala ng mga credentials. Bastos na masyado yan. Ako di ko bugirong nga tao, di ko maldito nga tao. But if you are pushed to the limit, abay! Anak ni nila pulapo, musukol ni. Yate, hilasan ta ninyo, murag kamo mo yung mga kinsa, mga ngilngig mo. Na! But lang. Huwag kayong ganyan, bastos na yan, huwag kayong ganun. Ha, akala ko we are for Duterte. We are all in one for this. Pero sarili palang interest ang inuuna at the expense of Duterte, at the expense of the president. Hindi na kayo nahihiya? Ha? Hindi kayo nahihiya? Nahihiya. Bahiya dapat kayo sa grassroots level ng mga tao na hindi na recognize na naggibuak ilang alkansiya para matulungan si presidente. Nagkumpanya na hindi na-recognize. Mahiya kayo sa kanila kasi sila ang tunay na DDS. Hindi kayo na sariling bangko ang inyong inaalsa. Pastusan na yan. Ako nagalit. Nasukugin ko kayo. Nasuko ko kayo ba? Yeah, Mr. Romel. Kuya Romel. Yeah. Yeah, Franz Rufino. Franz Rufino is from Daly City. Nag-meet kami kasi, yun nga, I had an event here for TP. Nagpunta. Pero ngayon, even Franz Rufino realize maling-mali na magkaroon ng superior magsabi, you have the superior intellect. Pakita mo credentials mo. If you have the superior intellect, saan yung credentials mo? Di, pakita. Huwag kayong ganun. Pahilas-hilas mo, mura mo kinsa, ayaw magkuan-kuanan ninyo ha, kay na. Dili ko, wala ko, wala pa'y bisaya nga mo talaw. Yate, at the expense of the people, pangwartahan, that is akin to a scam, that is akin to corruption. Anong isip ninyo, ha? Pamirahan, tapos sabihin pa, baka na ano daw ko,
what do you call this one? Dapat you create your own drama. You create, I am not into drama. Busy ako sa Amerika. I have work, I have job. Buti pa kayo, walang trabaho. Diba? Buhay na buhay, walang trabaho. At sabihin pa, ay pagkalaraka na, oh, may trabaho ako sa radio, ganun. Excuse me, hindi makabuhay ang radio. Alam ko yan. Ha? SFL ang radio. Alam ko yan. I used to, ano sa SFL ang radio? Idol Brian, makabuhay ba ang radio? Diba? Even the mainstay host sa Phil Am Radio, nagtrabaho sa Stanford para mabuhay. Hindi pangkabuhayan ang ano. Not unless may tinatanggap ka sa politiko or not unless namimira ka ng mga tao. Mabuhay ka talaga. Tigilan ninyong pamakak ninyo, mga bakakon mong dagko. Hilasan ko ninyo. Mauna diha. Hindi ko inaway. I am stating facts. Kaya, stop nyo na ang kabulastugan ninyo. Stop nyo na ang pagpamakak ninyo, paglinlang ninyo sa mga tao. Na ganito, ganyan, paiyak-iyak pa. Hindi mo na realize yun, na paiyak-iyak ka. Kasi mamamatay ka na, wala nang ano na. Tapos ang mga tao nagbigay ng donation naman. Aba, tinanong ko, ano namang sakit mo the following day? Ubo at sipon lang. O, bakit hindi mo ubo at sipon? Eh, patayan ng inuman. Inuman dito sa Amerika. Patayan ng ano? Naghang-uber nga nung pag-pick up ko papunta sa Phil Am Radio. Huwag tayong ganun. Hindi ako inaaway. I am stating facts. Stop na ang pag-away-away ninyo. Kasi hindi na ito maganda. Hindi na ito na nakaka-benefit sa Pangulo. Sarili nyo na binubuhat yung bangko. Napupuno na ako. Sabi ko, my God, is this the kind of people that I graciously receive here in the Bay Area? Hindi pala ang si Duterte ang inuuna. Ang kaugalingon pala. My God, hindi kayo nahiya at the expense of the people sa mga OFW na their naivety and even their ano, their loyalty na pagpipirahan. Maling-mali yan. How much more kung manalo ka at manalo ka talaga kasi mag-lancer ka man sa eleksyon tapos may budget ka milyones. Ha? What would I expect you on how you use the budget when in fact, wala ka pa sa posisyon na mimira na. Ha? Is that you are no different from the yellows? You are no different from the elite forces of politicians that were elected, pero grabe ang corruption, di ba? Pilipinas, gumising na kayo sa katotohanan. Gumising na kayo. You have to discern, you have to have moral compass to delineate what is right and what is wrong. Ano ang tama at sino ang may vested interest o hindi. Gumising na kayo, Pilipinas, kasi kayo lang, tayo lang ang gibinuangan aning styla. Di ba? Did you know that he told me na yun nga, hindi ko na iano yung politiko kasi in the first place, ang politiko ngayon na saan siya nakasandal, he's working hard. Nakikita kong improvement sa DFA. Di ba? That's beside the point. Ang sa akin lang is, you hit somebody na perceived to be on the side of the Marcoses. Parang ganun. Huwag naman ganun. Kasi kinisag ko sing, wala akong natanggap sa mga Marcos. Diba? Sa akin lang, this is a battle of principle. This is not about anything. Huwag kayong ganun. Tapos, yeah, magtulungan tayo sa dingbaksya. But at the expense of the other bloggers, na sa pagsabihan ang other bloggers na parang siya lang ang may monopoly of knowledge and skills and information na dingbak siya. Sino ba ang may skill sets to critically analyze a journal? Ang nag-aral ng doctorate o ang walang diploma? Yun lang. Tapos ano-ano pa ang pinagsasabi ninyo? Huwag kayong maganon. Ha? Anong pare-pareho? Ako walang vested interest. Yung amo nyo ang may vested interest. Yun ang sabihin ninyo. Yun ang sabihan ninyo. Diba? Ako, wala akong gilabanan nila. Bros, TP, they are my friends, but I am not close to them. Bakit ako maglaban-laban sa kanila? It is their personal battle. Ang sa akin lang is, yung vested interest na mga pinagsasabi, Turuan Kelly, you should have a personal interest. You should have a vested interest. Kasi everybody has. I was shocked. What difference are you with the yellows? What difference are you with the corrupt politician? Right? Vested interest. My God, wala ako niyan. Count me out of the equation because I have nothing. Bastusan na. So, wala.
wala akong masabi sa away nila. Pag-away mo, tabigyan ko kayo ng arma. Sige, pagbarilan kayo. Yun ang gusto ninyo. Magbarilan kayo. Wala akong inaano na kakampi ko si TP, kakampi ko si Attorney Bruce. Wala. Ang sa akin lang is, in retrospect, nakikita ko, bakit ba sinasagadaan ang maliliit na vloggers about sa Dinvaxia? Bakit ba? In retrospect, naalala ko lahat yung mga pinagsasabi niya sa akin. Diba? Yun nga, sabi ko, bastusan na yan. Hindi yan maganda. At the expense of other people, na mag-create ka ng PayPal account, magyaman ka, ha? Dahil sa mga tao. At sabihin pa na may trabaho ako sa radio. Bakit? How much did you earn at being in a radio host? A million a month? Ha? 500,000 pesos a month? Huwag tayong mag-ano, huwag tayong mag-plastikan. Huwag kayong mag-plastikan. So, unsay point ani? Vested interest. Siraan, 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 siraan ang mga tao. Kasi vested interest. Kasi magtakbo sa halalan. Yun. Yun ang ano. Kaya, ako talaga tapos sabihan pa na ano, na, what you call this one, patulong dito sa Bay Area. Ako naman, oh, sige, sige. Wala lang yun sa akin. See? The common denominator sa mga vlogger na tinitira are they are pro-Marcos. Bakit ganun? Ang layo-layo pa ng 2022, unahin nyo muna, tulungan si Duterte. Unahin nyo muna. Tapos, anybody perceived against Marcos, titirahin? That is unfair. I won't wait na ako ang isusunod na tinira ng ako sa Dinvaxia eh. Mag-anuhan tayo ng credentials kung gusto ninyo. Kung sino ang may karapatan na mag-review ng article ng Critical Journal. Sino who has the right and to discuss a study. Yung may diploma o yung nag-aaral ng doctorate sa Amerika. Hindi ako maghinambog pero you are getting on my nerves na magsabi na ikaw lang sa lahat ng mga vlogger ang nag-ano sa Dinvaxia. Bakit? Si Madam Harlica nagsalita din. Ako nagsalita din. Yung ibang vlogger nagsalita din. Professor Contreras nagsalita din. Mark Lopez nagsalita din. Lahat, halos lahat nagsalita. Tapos, you thought that you are the god among the gods at because may mga followers ka na mga million-million. Who cares? Huwag ganyan. Huwag ganyan. Huwag ganyan. Kasi, nagsalita ako kasi alam ko at alam ko yung sinasabi niya. Alam ko yung sinasabi niya. See? Ano yung nuwa-nuwa? Hindi ko man alam yun. Hindi ko sinabi, tama si TP, tama si Attorney Bruce. Sila lahat may mali. Sila dalawa may mali. Pero wala akong kinikilingan. I am stating facts on based on what I know. At ito yung alam ko. Yung sinabi ni TP na Kelly, dapat you have vested interest because everybody has vested interest. Kelly, tatakbo kami sa eleksyon 2019. Tulungan mo kami sa Bay Area. Kelly, 2022, Cayetano tayo. Hindi man lang tinanong kung pro-Cayetano ba ako. Isulto yun sa akin kasi BBM ako. Solid Marcos ako. Ha? Did I react it? Wala. Sinabi ko lang na, you know what, it's too early to talk about 2022. Kasi si Duterte ay maraming problema ngayon. Yun lang. See? Wag tayong ganun. Wag tayong magbinastusay. Wag kayong magplastikay. Di man yan maganda. I thought we are all for Duterte. Ang kalaban natin mga yelo. Pero sagasaan ang mga lahat ng vloggers na perceive na pro BBM. Why is that? Ha? Layo pa ng 2022. Layo pa. Kung sino yung mag-perceive na gustong mauna, ikaw pa ang mahuli. Nasa Bible yan. Prophetic yan. Sige nga, sige, pag una-una kayo, pag ano-ano kayo, kasi kayo ang mahuli, sino yung kandidato ninyo? Huwag kayong bastusan. Real talk ito. Diba? Real talk ito. So, hindi ko nga alam yung ano. Oh, Attorney Bruce is here, ha? Oh, hindi ko nga siya inano, hindi ko nga siya ito inimbita dito. Nandito siya na, nakinig siya dito. Oh, kaibigan ko si Tipi, kaibigan ko si Attorney Bruce, pero wala akong kinikilingan sa kanila. I am stating facts based on what I know. Ha? Facts could be aching at your end, but I am stating what I know based on what he told me. See? At anong makukuha ko dito? Ha? I have a good life in America. I am earning well, dollars. At huwag niyong sabihin na this is secondary to inggit. Anong kaingitan ko? Hitsura lang, wala na. Ha? Anong ikaingit ko in the first place? Ha?
Nothing. Sa akin lang katotohanan. Huwag tayong bastos. Huwag tayong bastos. Na, nakakaumay na. Grabe na. Akala ko we are for Duterte lahat. Pero wala. Siraan, siraan, siraan. Kaya nga sabi ko kay Madam Halika, alam mo, napupuno na talaga ako. Inano ko talaga. Sinabi ko sa kanya. Kasi this is not the person I perceived na ano, na kalyado natin na for Duterte. Tapos ganun pala, using ano, ang Pangulo para i-promote ang pangsariling kapakanan. Hindi yan tama. Bastusan yan. Business interest yan. Anong walang naganap? Ano? Dami mo ngang alam, wala ka namang ganap. Anong walang ganap? Ha? Yun nga, yung mga followers ninyo, yun ang pina-attack-attack ninyo na ano, parang ginawang kulto. Hindi nyo yan realize, ma-realize nyo at the end of the day na bastusa na pala ang ginagawa, ginagago na pala kayo. Ha? Yung nang bastos, Mr. Reliana, yung namimira ng mga tao, yun ang bastos. Yun ang bastos, yun ang namimira, na hindi alam, napaiyak-iyak pa. Huwag kayong ganyan, bullshit na yan masyado. Yeah, Kuya Joselito Arenden. Yeah, tugnaw diri sir. Tugnaw. Ano hindi makisawsaw? Eh, nasagasaan na nga ako sa sabing ganun. Yung ibang vlogger dyan na nag-ano sa Dinvac siya na parang siya lang daw ang may monopoly. Hello? Ano bang pinag-aralan mo para magsabi ka na ikaw ang may monopoly? Lasan ko ni mo da. Ito maghinambog, ito maghinilas. Kay wala. Walay naghinilas na please share money for TP. Yes, I give him money. I give him $100. Huwag kayong magkano. Hindi ako nakikisaw-saw. Wala akong gilabanan nila. Pero ang sa akin lang, I am stating facts. I am stating reality. Yeah, pasikat ang ilahata. Pinky, pasikat. See? Gusto ko, umuistorya. Anong nag-degrade? Hindi ako nag-degrade ng tao. Pero, sobra na yan, kabastusan. You have to put due respect sa mga tao na may pinag-aralan. Ganun yan. Tapos, iano muna, ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang parang ikaw ang anak ng Diyos, ikaw. Hindi na yan. Sobra-sobra na yan na magsalita ka ng ganun na ikaw lang parang ikaw may monopoly kasi ikaw ang parang hero na nakikipag-away sa Sanofi, ganito, ganyan. On the first place, sabihin kita, hindi ka papansinin ng Sanofi. On the first place, they are billion dollars company. If they will be punished, then they will pay remuneration. Ganun yan. At sino ka na papatayin ka ng Sanofi? Hindi ganun ang mga pharma company na papatayin ano. They will be fine. They will pay the fine. At dapat pabayarin yan. Pabayarin yan. Doble pa sa damages sa study nila na abnormal procurement. Dapat si Panot, si Aquino ang mali doon. Hindi lang ang Sanofi. It takes Toto Tango. Ha? Run after sa ano. At may pakundangan pang insinuation na may sinasabi pa. Nabasbasan ni ata yung ibang vlogger sa Sanofi. Nabasbasan yung ibang vlogger sa Sanofi. Kasi nga may budget na 100 million sa ano. Excuse me, I don't need that. On the first place, I'm earning dollars. I don't need that. Walang akong PayPal account katulad ninyo na nabubuhay kayo sa pagbigay ng mga ano sa mga tao. Ginagamit niyo ang Pangulo sa sariling kapakanan. Bastusan yan! Bastusan yan! Ha? Bastusan yan. Yeah. So yun. Kaya nga, nagsabi ako ng katotohanan. Huwag niyong sabihin na, pro-Bruce yan kasi Bisaya siya. Hindi. I am stating facts. And the fact that I know it so happened, that was TP told me. At sinabi ko, and ito ang ugali ni TP. Ito lahat ang sinabi niya sa akin. Diba? Huwag niyong sabihin na ano, na may kinikilingan ako. Wala akong kinikilingan. Kaibigan ko silang lahat. Pero nagsalita ako sa katotohanan. Ito yung katotohanan na sinabi ni Tingking Pinoy sa akin. See? Huwag niyo ako count me out of the equation on the personal vested interest because I have none. Nabuhay ako ng nabuhay sa sarili ko. Anong sobra? Yes, nag-research ako. Ako pa, I am a student of research. My God, huwag kayong maganon. Huwag kayong maganon. Gabiin na dire, ngit-ngit na. Magsalita pa ako. Magsalita pa ako. Dapat, tama na lahat. Ano na, we have to focus. We should not lose sight.
ito ang solusyon para mawala ang away. Calling Mr. Martin Andanar, calling PCOO. Kayo kasi, you should have created a social media press club wherein you create a constitution and bylaws, ethics on the social media bloggers so that ang mga bangayan, mga away-away ay ma-prevent. Kasi, mainstream media may KBP, may PCMC, mga ganun. Via bylaws, constitution and bylaws, the ethics to follow. Nagtitirahan ba si Corina Sanchez at si Karen Davila? Nagtitirahan ba si Mike Enriquez at si Nolly De Castro? Wala! Kasi we have the bylaws na fina-follow. PCOO, wala kasing ginawang social media press club. Free-flowing lang. Walang bylaws, constitution and bylaws. So ang mga blogger, tira dito, ligsan dire, ligsan dito, para daot-daot. Dapat mag-create ng press club para may sariling bylaws and constitution para merong ethics na sinusunod. Yun sana. Yun sana. See? Tingnan mo. Mr. Richie Acuman. Yeah. So, everybody, hindi ko sinasabing ako ang magaling. I am stating facts here. Bakit? Truth hurts, reality bites, then so be it, because this is the truth that I know, and this is what he told me. See? Wag tayong bastos. What will I gain from this? I am here in the States. I am doing good. I'm earning dollars. Hindi ako nagpa-PayPal para mabuhay. Ha? Wala akong pinagtanggol. Sinong pinagtanggol? Ha? Sabi ko nga, even si Attorney Bruce, he is very emotional. Oh, wala akong pinagtanggol sa kanilang dalawa on the first place, kasi I perceive them as friends. Pero sa social media, ganyan na ang pinagsasabi, ganun na ang ligsa na ang mga gagmay nga vlogger. Hindi din yan tama. Mali din yan. Dapat magtulungan tayo, iangat si Duterte, hindi ang sarili. Kasi may mga vested interest, ang sariling interest na magtakbo sa eleksyon. Take me out of the equation. Because I have none. Right? Thank you for tuning in. God bless. I love you all. Bye-bye.